Good morning, Grade 8 STE students. So this would be our first lesson for this last grading period ng ating school year 2021-2022. This would be a little bit different sa ginagawa natin for the past three quarters. Instead of having a live stream talaga ng mismong online class, ipi-pre-record ko na po yung mga videos kasi medyo alanganin po yung magiging schedule natin because of some changes in the school calendar. But nevertheless, you can still rewatch this video once I post na this video link sa ating mga group chats na ito. So do not worry about this certain changes natin. So hindi na po natin papatagalin tong intro na to. Just give me a minute and I will be starting to share my screen with you. I just hope that my screen is now okay. Let me check my audio first before I continue. Screen is now okay. So far, okay naman yung aking audio. So we will now officially start our lesson today. So yan. So for this morning, we're just going to have the part 1 of lesson 1, which is all about plant biotechnology. So medyo mahaba kasi yung mga lessons natin this fourth grading period. Kaya ang ginawa ko po dito is hinati-hati ko na lang po ito into manageable lessons. So for this morning, we're going to have plant biotechnology part 1. So in this case, ang course outline natin or topic outline for this topic will be 5 topics. So we have Center of Crop Origin, Traditional Plant Biotechnology, and Crop Domestication. For part 2, we're going to have Modern Plant Breeding and Plant Tissue Culture. So yan yung magiging focus natin para sa part 1 and part 2 ng lesson number 1 ngayong 4th grading period natin. So let's start with this one. So Centers of Crop Origin. So most probably this is the first time that you're going to hear this concept. So ano nga ba itong sinasabi nating center of crop origin ito? So sinasabi dito that flowering plants has become the most dominant type of plants in the world today. So yung mga flowering plants na yan, ang pinaka-key characteristics nila is obviously their flowers na ginagamit nila mainly for reproduction. As you can see here on our picture, we have here several very familiar fruits and vegetables na they're all examples of flowering plants. So currently, these plants account to the majority of the food that we cultivate and eat, from the staple foods such as rice, wheat, and corn to fruits and vegetables. So halos lahat, virtually lahat ng kinakain natin ngayon sa panahon na ngayon, lalo yung mga fruits and vegetables na yan, ay kabilang sa tinatawag nating flowering plants. Do not worry because sa fourth grading sa biology, your science teacher will discuss probably the different characteristics of these flowering plants. But for biotech, ang focus natin dito is that these flowering plants is actually our food, yung kinakain natin ito sa pang-araw-araw nating buhay. So historically, these crops arose in a particular geographic location where hunter-gatherer groups collect for food. So most probably, naituro na sa inyo ito no, sa Araling Panlipunan 7 kung saan yung mga unang uri ng sibilisasyon ng mga tao. So alam natin na yung mga hunter-gatherer groups, sila ay nomadic. So I will just give you 10 seconds to use the comment section para sabihin ano nga ba yung mga words na pwede nating i-connect sa salitang nomads or nomadic. So again, just like what we have done during your first grading period, the first three quarters, ilalagay po natin sa ating comment section sagot. So yung mga words na yan, yung mga nabanggit nyo na yan, they're all related to what we call hunter-gatherer groups. So pag sinabi nating nomadic or nomads, sila ay mga lagalag. Wala silang permanenteng tirahan. Ibig sabihin, for example, they will go to a place, mga ngaso sila doon, mangunguha sila ng mga prutas, ng mga pagkain. Then, once na naubos na yung mga pagkain sa isang area, lilipat na sila sa isa pang area. So ganyan yung hunter-gatherer groups. They have nomadic o mga lagalag na pamumuhay. Wala silang permanenteng settlements just like what we have right now. Pero nung sa pagitan, nung 5,000 to 12,000 years ago,
nung nagsimula nang sumibol yung mga unang sibilisasyon sa tinatawag nating Fertile Crescent. I just hope that you still recall yung tinuro ng inyong aralang panlipunan teacher. Itong Fertile Crescent, nakikita sa ating mapa, ito yung mga areas na kung saan kabilang yung Mesopotamia, Assyria, Phoenicia, Palestine, at saka yung some parts ng Egypt. So, yung Fertile Crescent na yan, dahil siya tinawag na fertile, kasi dyan yung magandang taniman ng mga halaman noong unang panahon, dahil nga nandyan yung mga ilog like Tigris, Euphrates, and even Nile. So, dyan sila una nagtanim ng mga pagkain na yan. So, this area, during that period na nabanggit ko kanina, ito yung ginamit nila, or dito sila unang nagsimulang mag-cultivate ng iba't ibang halaman na nakuha nila mula sa wild. So, sabi ng mga nomadic o ng mga nomads natin, bakit kailangan nating magpalipat-lipat? Bakit kailangan nating lumipat sa isang area kapag naubos na ipagkain sa isang area na to? Wherein, pwede naman nilang itanim or naisipan nilang itanim yung mga halaman na yan, alagaan nila yung mga hayop na yan sa isang area at paramihin nila. So, doon nagsimula na yung permanent settlements. So yung pagbabago, yung shift na sinasabi natin na ito, yung shift sa lifestyle ng ating mga unang sibilisasyon, ito yung dahil sa, yun nga, naisipan na nilang magtanim at alagaan yung mga hayop na kanilang kinakain. So that's very revolutionary kasi ito yung naging ugat ng pagsibol ng iba't iba pang mga sibilisasyon. So this shift gave birth to agriculture. Pag sinabi nating agriculture grade 8, agriculture is the science of cultivating the soil, growing crops, and raising livestock. So, na yan yung mga components ng agriculture natin. So, we need to cultivate the soil, alagaan yung lupa, pagyabungin yung lupa na yan, pagtatanim ng mga crops o mga halaman, and pag-aalaga ng mga livestock na i-discuss natin sa lesson number 2. So, yung animal biotechnology. So, agriculture, alam naman natin sa ating bansa, plays a big role in food security. Alam natin na yung ating mga kababayang magsasaka, mga mangingisda, sila yung mga nagpo-provide ng mga pagkain sa ating bansa, sa ating mga kababayan, sa buong Pilipinas, kumbaga. Actually, pinang-export, pinang-import na rin natin yung mga items na yan. So, napaka-importante itong shift na ito. From hunter-gatherer lifestyle, nag-shift na sila sa agricultural lifestyle. Kaya, yung shift na yan gave birth to the modern civilizations that we have. So this is a very monumental change sa ating society. So early agricultural society also started artificially selecting the seeds or seedling with the best quality. So naisip ng mga nauna mga sibilisasyon na sa halip na itanim lang tanim lang tayo ng tanim, why not piliin natin yung mga halaman na naitanim natin na may magandang quality. Ano ba yung mga magagandang quality na yan? For example, malalaking bunga, matitigas na kahoy, hindi siya tinatablan ng peste, yung mga ganyan. So, yung mga qualities na yan, yan yung kinonsider ng mga unang agricultural societies natin para yun yung itatanim sa next season natin or next planting season. So obviously, kapag nagtanim tayo ng halaman na may malaking bunga, they are expecting na yung mabubunga o yung ibubunga nung itanim nila will also have the same quality. So ito yung proseso na ito ay tinatawag nating crop domestication. And this led to the migration of these crops from their origin to various parts of the world. So itong proseso na kung saan napipili na natin unti-unti yung mga best quality ng isang halaman para itanim sa next season is what we call crop domestication. At yan yung naging foundation ng mga sumusunod pa mga researches regarding these centers of crop origin. So it was 1916 when a Russian botanist and phytogeographer, okay, grade 8, pag sinabi nating phytogeographer, phyto here means plant. Geographer here means the place, the location. So, ang isang phytogeographer, it's a scientist na kung saan ay pinag-aaralan ito kung paano ba nakadistribute yung mga halaman natin sa ating mundo. So, during 1916, there's a Russian scientist named Nikolai Ivanovich Babilov. Sinimulan niyang palawigin or i-expand niya yung mga trabaho ng mga naunang botanist upang alamin kung saan nga ba nagsimula yung mga crops na kinakain at tinatanim natin ngayon. So, gusto niyang malaman kung saan nga ba nagsimula yung mga modern crops that we are actually eating right now. So,
during his time, he believed, actually itong 1916 times na ito, ito yung mga medyo, sabi natin, delikadong panahon sa Russian na government kasi ito yung medyo nagkaroon na ng communist, socialist republics na yung nagkaroon na ng pagtatayo ng mga socialist countries yung ating Russia. So medyo maraming kinakrackdown yung government nila. So napakahirap maging scientist during his time. And aside from that one, nagkaroon pa ng malawakang taggutom or famine sa Russia. Kaya Babilov really believed na yung magiging research niya, yung trabaho niya na ginagawa ngayon, will actually benefit the whole country. Iniisip niya na kapag alam natin kung saan nagsimula, yung mga crops na yan, yung mga tinatanim natin, mga halaman na yan, makakatulong yan sa pagpapatigil or pagpapahinto ng taggutom or malawakang taggutom sa kanyang bansa. So, his concepts of centers of crop origin had led his team to 100 plant expedition. So, to different continents like Asia, some parts of Africa, North America. So nag-expedition ng malawakang exploration and expedition. Ayan. So shown here on our slide, this is Babilov carrying, I think this is a corn do sa America. So ang ginagawa niya doon is kinokolekta niya yung mga wild relatives na mga cultivated plants na meron tayo. So anong connection itong wild relatives? So pag sinabi nating wild relatives, this is actually parang sabihin natin, ito yung ninuno ng ating mga modern plants. So ang ginawa niya, if he is suspecting that this is the wild relative of potato, of the corn, of rice, of whatsoever crops na meron tayo ngayon, kokolektahin niya yon, especially yung mga seeds. Ilalagay niya ito sa seed bank. He proposed that the center of crop origin is the region where the genetic diversity of a specific crop species is highest. So pag sinabi genetic diversity, it's a type of diversity kung saan mas marami tayong genetic variations. So ibig sabihin sa isang area na ito, pag sinabi nating center of crop origin, ito yung area na kung saan may pinakamataas na genetic variation ng isang uri ng halaman. And magandang idea here is that this genetic variation will actually help a certain plant to survive. Bakit? Kasi kapag mas diverse, mas variable o paiba-iba yung mga characteristics nila, ibig sabihin mas malakas yung kakayahan nitong mag-survive sa iba't ibang kondisyon. So yun yung idea ni Babilov during his expedition that these plants, that these wild relatives carries genes o nagtatagalay ito ng mga genes na maaring makatulong para magawing mas tolerant, mas resistant yung mga crops na kinakain natin ngayon. So, dyan niya na-develop yung mga centers of crop origin. Now, so, from his plant expedition from which they have over 250,000 specimen accession, Babilov proposed 8 centers of crop origin. So, shown here sa ating map, yung mga darker green regions here, these are the 8 original crop centers of origin ng ani Babilov. So, as you can see here, some of here will be here sa ating Southeast Asia, sa may China area, sa may India, sa may Central Asia, Middle East, Europe, Mediterranean, even Africa and some parts of North and South America were considered as one of the 8 centers of crop origin. But yung ituturo ko, yung nilagay ko sa ating module for biotechnology is modified na. Hindi na yung original 8. Kundi in-expand na ito sa 12 centers kasi napapansin ng mga scientists na masyadong malawak yung mga centers of crop origin na dinevelop ni Babilov during his expedition. So in-expand nila, sinapchap nila yung iba't ibang areas. For example here, itong ating South America, instead of one big region, hinati niya ito sa 3. We have the Andean, the Chilean, and the Brazilian Paraguayan crop center of origin as well as sa Asia. Hinati niya yung sa India at saka yung sa Southeast Asia. So originally, it's just one crop center. So chinap-chap na natin yan. So naging 8 na o naging 12 na yung mga centers of crop origin na meron tayo ngayon. Pero I think may mga modification pa. Parang may mga nabasa pa ako lately na naginawa na yata nilang 15 crop centers ito. But nevertheless, the idea here is that these crop centers has the highest genetic diversity for a certain crop species. So here,
here's a map that I prepared. Makikita nyo rin ito sa module na i-send ko sa inyo. This actually contains the major crop centers that we have. So we have number one, isa-isayin lang natin ito. You can watch the YouTube videos sa ating Prism channel kasi nandun din yung mas specific, halos inisa-isa natin yung mga halaman na yan. So for crop center number one, we have the East Asian Center. And here's the some of the plants like soybean, cabbage, onion. Sa Indo-Malayan Center, kung saan kabilang ang ating bansa na, dito naman matatagpuan yung, o dito nagsimula, sinasabing nagsimula yung rice, banana, citrus, mango, sugarcane. For crop center 2, we have Indian Center. So the Indian subcontinent. So we have chickpea, cucumber, eggplant. Sa crop center number 3, we have the Central Asiatic Center. Dito kabilang yung Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan. So we have wheat, peas, onion, apple, and all those things. Sa number 4 naman, we have the Caucasian Center. Number 5, we have the Mediterranean Center. We have the olives, carob, cabbage, yung mga gulay na kadalasang kinakain na rin natin ngayon. For number 6, the Abyssinian Center or Ethiopian Center. Ang pinaka sikat na halaman na nagsimula sa Abyssinian Center is coffee. Coffea arabica. So diyan sa Ethiopia nagsimula yung ating coffee. Unfortunately, just to give you an idea, yung Abyssinian Center, nahihirapan yung mga scientists right now na kunin yung mga wild relatives ng coffee. Kasi yung area kung saan nagsimula, sinasabi nagsimula yung coffee, is actually nasa middle ng isang war zone. So medyo hirap yung mga scientists na kolektahin yung mga buto, yung mga plant specimens ng wild relatives ng coffee. And we all know that coffee is one of the most common beverage na iniinom natin sa panahon ngayon. So we have sa 7, we have the Central American Center. We have corn, cotton, beans, cacao, pumpkin, like that. Actually, nadagdag na dito kung hindi ako nagkakamali yung North American Center. Hindi ko lang sure yung exactly yung number nun. Number 8, we have the Andean Center, kung saan dito nagsimula yung potato and tomato and pepper na alam naman natin na naging staple na rin sa mga Filipino cuisine. 8A, we have the Chilean Center, kung saan nagsimula ang strawberry or strawberry. And lastly, 8B, we have the Brazilian Paraguayan Center kung saan nagsimula naman yung cassava, peanut, rubber tree, and pineapple. So if you're interested more to learn about this plants and these crop centers, you can go and you can watch the YouTube videos na pinrepair ko regarding this topic. Mas inisa-isa ko kasi yung mga halaman na present sa mga crop centers na yan. So these are the expanded version nung gawa ni Babilov during his expedition and his research. So ngayon, itong centers of crop origin na to, so itong mga seeds na nakolekta ni Babilov ay inilagay sa isang seed bank sa Bureau of Plant Industry in Russia. There is actually a very traumatic, very sad story about Babilov kasi parang yung mga namumuno nung panahon ni Babilov is hindi naniniwala sa research niya. Parang iniisip ng mga senior scientists na wala namang effect yung ginagawa ni Babilov. So parang nawala sa kanya yung amor ng pinuno ng Russia during his time. Kung di ko nagkakamali, I think that's Stalin. So eventually, kinrack down siya. Then kinulong for no reason at all. So parang familiar kayo, ano? So very familiar kayo sa nangyayari sa Russia ngayon. Parang ganyan din nangyari sa kanya noon. So hinuli siya and then he was detained. And I think na namatay siya sa pagkakakulong. So maganda yung story nito kasi even his assistant, itong mga research assistant na ito, sinisimula na silang silipin ng gobyerno ng Russia. So the government is cracking down all those scientific centers and one of them is tinatarget nila itong si Babilov. Ang sabi ni Babilov before he was detained is that wag na wag niyong gagalawin, wag na wag niyong kakainin yung mga seeds na yan no matter what. So during the siege, o during yung kaguluhan sa Russia, nagtago yung mga research assistants niya dito sa Bureau of Plant Industry sa Russia sa isang parang basement. And they were there still studying those seeds.
And kahit anong nangyari, hindi nila ginalaw, hindi nila kinain yung mga buto na yan. So actually, this is the first, I think this is one of the first seed banks that we have. At ito yung nagbigay ng idea sa atin na magtayo ng mas marami pang mga seed banks. Sa Philippines, meron tayong sariling seed bank. We have the International Rice Research Institute Seed Bank na kung saan doon naman tinatago yung mga rice seeds natin o yung rice seeds sa buong mundo, rice varieties. But the most famous, ito pa, his goal of collecting these seeds is mainly to save these particular plants with desired traits from extinction and to conserve these genetic resources. He also recognized the potential of this for long-term humanitarian use. So, tingnan natin mamaya. So, his work inspired the creation of global gene and seed banks that aims to preserve these precious genetic resources. So, dyan nagsimula yung idea ng mga seed vaults, seed banks, at gene banks. This one shows you the Svalbard Global Seed Vault sa Svalbard Island sa may Arctic Ocean. It's actually a research facility. It's a seed bank board inside a mountain. Ibinaon siya sa isang bundok para ma-preserve yung mga seeds na yan. So sabi ko nga sa Philippines, meron tayong IRI o yung International Rice Research Institute Seed Bank. Yun nga lang specific for rice varieties. Pero itong mga Global Seed Vault, yung sa United Kingdom, yung Millennium Seed Bank, they kept almost virtually any type of plants na sa tingin nila is worth saving. So, yung sinabi ko kanina, yung long-term humanitarian use, so yung mga bansa, to protect their genetic diversity ng mga crops nila, they will collect the seeds at ipapatabi. Ibabangko nila yung mga seeds na yan sa mga seed banks. And once na okay na yung sitwasyon at nagkaroon sila ng problema, pwede nilang kunin, i-withdraw. Para talagang literal na bangko. They are going to deposit some of the seeds and they can withdraw in those seeds for future use. One country na ginawa na yan is Syria. Alam natin yung Syria for the past several years, napaka-unstable ng kanilang government. Actually, yung seed bank nila sa bansa nila is, I think, nabomba or nasira during their civil war. But fortunately, buti na lang yung mga scientists nila is may foresight. Nagpatago sila ng mga seeds sa mga seed banks. I think dito yata tinago yung seed bank, yung mga seeds ng Syria. And nung medyo kumalma na yung sitwasyon sa bansa nila, they are now able to recover, to withdraw some of the seeds para muling magtanim at pag-aralan ulit yung mga seeds na yan. So that's a good thing about this project na pinasimula ni Babilov during his time. So yung mga centers of crop origin na yan, yan yung mas pag-aaralan natin maya-maya kung paano nga ba na-domesticate yung mga halaman na yan sa panahon ngayon. So before we continue, let's have a review. So just like what we have done before, write your answer sa ating comment section. So blank is the science of cultivating the soil, growing crops, and raising livestock. Is it agriculture, mariculture, or aquaculture? Again, it is the science of cultivating the soil, growing crops, and raising livestock. Is it agriculture, mariculture, and aquaculture? So I'm going to give you 5 seconds to answer. So 5, 4, 3, 2, 1. And the answer for this one, again, is agriculture. Let's continue. Center of crop origin is the region where the blank diversity of a specific crop species is highest. Ano nga ba yung tinutukoy na diversity dito? Is it genotypic, genetic, or phenotypic? Again, center of crop origin is the region where the diversity of a specific crop species is the highest. Is it genotypic, genetic, or phenotypic? I give you 5 seconds. So 5, 4, 3, 2, 1. And the answer is genetic diversity. So ito yung region na may pinakamataas na genetic diversity para sa isang halaman. Blank led his team to 100 plant expedition in different continents to collect wild relatives of the cultivated plant. So sino ba itong scientist na ito na nagkaroon ng napakaraming expedition para kolektahin yung mga wild relatives ng ating mga crops? So is it Stalin, Mendel, or Babilov? Again, sino kaya sa tatlong ito? Stalin, Mendel, or Babilov? Your 5 seconds starts now. And the scientist that led to a hundreds and hundreds of plant expedition just to collect these wild relatives is Babilov. Okay? By the way, Babilov's work is based on Mendel's work and other previous
scientists work. Si Stalin yung kalaban natin dito. Okay. So ngayon, alam na natin nga pala. So we now have the idea na itong mga crops na meron tayo ngayon, they're actually domesticated, they're actually cultivated in very specific regions sa ating mundo. So itong mga centers of crop origin, sinasabing pwede nating sabihin na dito nagsimulang ma-domesticate yung mga halaman na yan. So nabanggit na rin natin kanina that there's a tendency na piliin ng ating mga sinaunang mga sibilisasyon yung mga itatanim nilang halaman. And these plants can be interbred or pwede nilang i-mix sa iba pang closely related species in what we call plant breeding. So this next topic natin, we will now be focusing sa traditional plant breeding. Paano nga ba tayo nagpa-breed ng mga halaman? So, wild relatives of modern crops have been subjected to long periods of plant breeding processes. So, kaya meron tayo ng mga modern crops na ito, ito'y actually produkto ng libo-libo or mahabang mga panahon ng pagkakaroon ng plant breeding. So, this is a co-evolutionary process between humans and plants. So, what do you mean by co-evolutionary process? So, the changes that's actually happening to our crops, to our plants, as actually brought by humans. So anumang pagbabago na ginagawa ng humans sa mga halaman na yan can actually be seen na rin sa mga plants. So magkakonekta na yung evolutionary process ng mga wild plant relatives sa modern crops natin. So pag sinabi nating plant breeding, it's the process of improving genetic properties of cultivated crops. So pinapaganda natin yung genetic properties or generally pinapaganda natin yung katangian ng isang cultivated crops. So ano nga ba yung mga examples ng mga genetic properties na yan? For example, the selection of better types and variants. Ease of cultivation, harvesting and processing. So mas madaling itanim, mas madaling anihin, mas mabilis iproseso. Tolerance to environmental stress. So medyo mas hardy, mas matibay na uri ng halaman yung nade-develop natin. And obviously, yung kaaway lagi ng ating mga magsasaka, yung mga peste. So, nagiging resistant na sa mga peste yung ating mga plants na na-bred or nag-undergo ng plant breeding. So, sa traditional plant breeding or sa conventional plant breeding, ang nangyayari dito is that there's a number of genes that are introduced into the plant together with some unwanted characteristics. So ano ibig sabihin nun, sir? Ibig sabihin pinagsasama natin, obviously they're crossbreed, pinagsasama natin yung dalawang uri ng halaman na related. Unfortunately, hindi nila natatarget yung gusto nilang ipasang gene. They cannot select kasi nga traditional plant breeding lang naman ito. So for example, yung mga sa mga plantito-plantita natin, yung mga nagtatanim ng mga iba't ibang mga plants, di ba right now, they can breed those plants. Kaya lang, very random. They're not very specific. For example, red yung dahon ng isang halaman, tapos yung isa medyo may green at red, halong ganyan. So gusto nilang pagkunin lang pure red, something like that. They cannot do that one. Medyo matagal na proseso itong traditional plant breeding because we cannot exactly get those genes na gusto natin. So for example here, this is the desired gene and this is the recipient DNA. And as you can see here sa product, sa halip na makuha lang natin yung desired gene, may mga sumama ng mga unwanted genes that can actually interfere sa magiging product ng ating plant breeding process. So yan yung problema sa traditional plant breeding process. But unfortunate, but the good thing here is that ito yung ginawa ng mga sinaunang mga sibilisasyon hanggang sa ngayon para makabuo tayo ng mga new plant breeds. So ito naman ay kaiba sa tinatawag nating modern plant breeding. So dito sa modern plant breeding, ang maganda dito, specific na. Napipili na natin yung genes na gusto nating ipasok sa recipient DNA. So as you can see here sa ating diagram, this is your desired gene. Pwede nating ipiliin. I-cherry pick natin yung DNA na yan at ipasok natin mismo sa new DNA strand. So that's the good thing about this modern plant breeding. Napipili na natin ang gustong ipasang genes, unlike yung sa traditional plant breeding. But for the meantime, ang focus lang natin is yung traditional plant breeding. So, some of the processes involved in traditional plant breeding are hybridization, bridge crossing, and repeated back crossing. So, these processes will these procedures
will transform the wild relatives into land races variety in which most people cultivate. So yung mga land races, ito yung common na itinatanim na natin. Pero kapag in-improve pa natin lalo yung mga land races na yan, nagkaroon ng mga varieties, mga variants or cultivars, we are now going to call those land races as improved cultivars. So ibig sabihin yung dinidiscuss natin kanina mga wild relatives, unti-unti na develop natin yung land races from them due to this plant breeding processes. Then eventually, dahil nga sa mga modern, sa mga iba't ibang mga plant breeding techniques, these land races becomes improved cultivars. So ang nangyari dyan is we are improving the agronomic performance, so mas gumaganda yung halaman natin. Kaya lang ang problema dito, mas bumababa yung genetic diversity natin. So that's the, sabi natin, that's the good and the bad side of plant breeding processes. Napapaganda nga natin, na-improve natin yung halaman for our benefit, pero bumababa yung genetic diversity. Kaya napapansin nyo, if you go to YouTube, madalas yung makikita yung mga headlines doon that yung kinakain natin yung mga saging, yung mga banana species ngayon, or variety actually, has the tendency na ma-extinct kagad. Kasi ang ginagawa nga dyan is that bumababa yung genetic diversity. Nagkakaroon ng monoculture. Ibig sabihin ng monoculture, sa isang taniman, isang uri lang ng saging ang itatanim natin. So ibig sabihin, kung pare-pareho lang sila, they're just clones of the original plant. Pag yung isang halaman ay naapektuhan ng isang peste, most probably lahat sila ay maapektuhan din ng peste kasi nga mababa na yung genetic diversity. So that's the problem about this plant breeding processes. But nevertheless, we are also improving the performance ng mga halaman na yan. So ano ba yung mga iba't ibang uri ng mga plant breeding processes na yan? So we have here plant hybridization. So sa plant hybridization, we are crossing dissimilar parent plants and they undergo a crossbreeding process and they will produce a hybrid plant. So normally itong mga hybrid, for example here sa ating diagram, so we have the parent 1 and parent 2. These two plants, sabi natin, they're mostly closely related pero magkaibang magulang sila. So ibig sabihin parang this is from one line of plant and another line from the plant pero same almost the same group sila. So in this case, ang gagawin natin dito is i-crossbreed natin, pagsasamahin natin yung mga characteristics na yan and eventually we are going to produce a hybrid. So itong mga hybrid na ito, they might share some of the characteristics from the both parents that we have. Ang tawag sa mga hybrid na ito are polyploid. And when we say polyploid, mayroon silang daladalang genes from both parents. Hindi lang isang set ng genes or chromosome ang meron sa kanya. Maaring daladala niya pareho yung chromosomes ng parent 1 at ng parent 2. So for example here, we cross this gene. Don't worry, itong mga binabanggit kong mga letters na ito, itong mga genes, hybrid na ito, will actually be discussed sa lesson ninyo sa fourth quarter ngayon sa biology. So to give you an idea, so we have this parent 1, parent 2, this is the set of chromosomes, and they are crossed. And ang nangyari ngayon sa offspring niya is nagsama lang yung ating mga chromosomes na yan. So this one is now a polyploid. So yung mga polyploid offspring na yan, very common yan sa mga halaman natin. Specifically, yung mga seedless varieties, yung mga ganyan, yung mga, naririnig yung mga terms na hybrid watermelon, hybrid cucumber, hybrid tomato, most probably they are products of plant hybridization and therefore they are polyploid. So ano yung mga proseso? For example here, this hybrid may have new combinations of genes or share some characteristics of the chosen parent plant. So pwedeng pagsamahin yung characteristics na yan. Plant hybridization can also occur between cultivars of the same species or between a cultivar and a wild type. So for example, here sa ating example, we have cultivar A wherein the plants are tall and slightly yellow-green yung dahon. And cultivar B is actually shorter pero dark green ang kulay niya. So, ang gusto ng farmer, ang gusto ng scientist, gusto ko makapag-develop ng isang hybrid na kung saan makukuha niya yung traits ng cultivar A na mataas or matangkad na halaman but still retains the dark green color. So, this is, you're going to form a polyploid hybrid sharing
the characteristics or combining the characteristics of the two parents. Another one here, we cross cultivar in a wild type. So this is the original form, the red flowered plant, and this is the cultivar, sabi natin improved variety. Kaya lang gusto daw natin is that we are yung wild type, mas malaking version. So pinag-cross nila yan, and we now have another set of polyploid hybrid wherein the flowers are large, and the plants is large, but it retains the original color of the wild type, which is red. So ganyan po yung ating examples ng hybridization. Now, pero mayroon tayong tinatawaging bridge crossing. Sa bridge crossing, ginagawa dito is we are going to cross incompatible species. For example here, si wild type A gusto nating i-cross kay wild type B at wild type C. Unfortunately, hindi natin pwedeng i-cross si wild type A at wild type B. Sabi natin they're incompatible. Pero si wild type A at wild type C, they are compatible. So yan ang pinag-cross natin. Then eventually, wild type A and C will produce a hybrid, a polyploid hybrid, AC. Pinagsama lang natin AC. Now this time, itong si AC ay compatible na kay wild type B. So that's the only time na pwede na natin silang ipag-cross para makabuo ng isa pang hybrid, which is in this case, AC cross to B. Kaya nakuha na natin gusto natin. A tall plant with violet leaves, just to give you an idea. So, wild types can be crossed to form an intercross hybrid. So this is your intercross hybrid. Eventually, this intercross hybrid can be crossed with an incompatible cultivar to produce an intercross hybrid with the desired trait. So yun yung technique na pwede nating gamitin pag hindi compatible yung mga species na gusto nating ipag-cross. So that's called bridge crossing. So this one, we can say na ito yung magiging bridge. Itong polyploid hybrid na ito para maibalik or maipag-cross natin yung incompatible species natin. Now, we can also do some back crossing. Sa back crossing, it is achieved by crossing a hybrid with one of its parents. Ang gusto nating mangyari dito is that we are going to get and we are going to produce an offspring na medyo mas malapit na siya sa parent plant natin. So ginawa ito sa mga brassicas natin kung saan kabilang ang cabbage and mustard na i-discuss natin maya-maya. So we have here wild type A cross to a polyploid hybrid. Gusto nating maibalik sa isang intercross hybrid. So pinag-cross lang natin si parent plant and a polyploid hybrid, and we ended up with this polyploid hybrid. So that's back crossing. Pag ipinagpatuloy pa natin yan, maaring lumabas itong wild type A eventually. Kaya lang, that's still a random process. It's a very long process para ma-achieve natin yung sinasabi nating original parent plant. So again, the three main processes sa traditional plant, or procedures rather, sa traditional plant breeding process natin is yung tinatawag nating plant hybridization, bridge crossing, and back crossing. So let's review. So plant blank is the process of improving genetic properties of cultivated crops. Is it cultivation, breeding, or selection? Is it, the sentence or the statement is plant blank is the process of improving genetic properties of cultivated crops. Is it cultivation, breeding, or selection? Your 5 seconds starts now. 5, 4, 3, 2, 1. And the answer should be plant breeding. So ang goal nito is para improve, pagandahin ang properties o katangian ng isang cultivated crops. Let's continue. In blank plant breeding, a number of genes are introduced into the plants together with some unwanted characteristics. So aside from the desired gene, sumasama dyan yung mga unwanted genes natin. Is it modern, selective, or traditional plant breeding? Again, modern, selective, or traditional plant breeding. So your 5 seconds starts now. 5, 4, 3, 2, and 1. So the answer is traditional plant breeding. Let's continue. Blank offspring has more than a single pair of each chromosome. Is it polyploid, dihybrid, or purebred? Again,
blank offspring has more than a single pair of each chromosome. So is it polyploid, dihybrid, or purebred? 5, 4, 3, 2, 1. And the answer for this one is polyploid. Now, ano naman itong traditional plant breeding procedure na ito? It is achieved by crossing a hybrid with one of its parents. So ang goal natin daw dito is to produce an offspring with a genetic identity closer to that of its parent. Is it bridge crossing, back crossing, or crossbreeding? Again, bridge crossing, back crossing, or crossbreeding. Your 5 seconds starts now. So 5, 4, 3, 2, 1. And the answer for this one is back crossing. So pababalikin natin, at least we are trying to achieve yung characteristics ng parent plants natin. So this is the last part ng part 1 natin. So we have crop domestication. So this one will discuss the different common crops o mga staple food crops na meron tayo ngayon. So pag-aaralan natin ng paunti-unti yung paano nga ba na-domesticate yung mga halaman na yan. So let's start with this one. So I assume that you're very familiar with this one, lalo ngayong summer. Very common yan sa mga tabing kalsada, yung mga nagbebenta ng nilagang mais. So corn or maize, ang scientific niya is Zea maize maize, scientific name rather, has become one of the world's most economically important crops. Gano'n siya ka-importante? Halos lahat ng kinakain natin ngayon will always go back to corn. Paano nangyari yun, sir? Eh, hindi naman ako kumakain lagi ng corn. Now, yung mga baka, yung mga kambing, yung mga manok na kinakain natin ngayon, they're normally fed with corn feeds or corn mash. Yung mga corn oil, yung even yung mga dextrose, yung mga pampatamis sa ating mga food items, even yung mga candies na kinakain natin ngayon, sweeteners, yung mga yan, most probably contains product coming from corn. So ganyan na lang ka-importante yung mais na yan. So saan nga ba nagmula yung mais na yan? So based on genetic and archaeological data, corn is said to be domesticated from lowland wild plant na tinatawag nating teosinte. So yung teosinte, ang scientific name niya is Zea maize parviglumis in an area near the Balsas River in Mexico around 9,000 years ago. Imagine niyo, 9,000 years ago nung nagsimulang i-domesticate ng mga tao ang corn. And Balsas River, kung hindi mo nagkakamali sa map natin, let me use a pen. So yung Balsas River is this one. Yun yung river na yan. So may mga kuweba dyan na natagpuan or na-discover ng mga scientists na parang doon nagsimula yung pag-prepare ng mga pagkain na gawa sa mais. And there are so many data showing na itong teosinte is the origin of the modern corn that we have. So we have here some of the picture of teosinte. Ibang-iba siya sa modern corn na meron tayo. But lo and behold, dyan nagsimula yung ating humble corn na meron tayo ngayon. I don't worry, I will give you a link of a video produced by HHMI or Howard Hughes Medical Institute na discussing the origin of modern corn. Saan nga ba nagsimula yung corn na yan? So here is a close-up version or close-up view ng ating teosinte at ng corn. So kitang-kita natin, normally ang corn is has one stalk only. Normally ha? Pero yung teosinte has several shorter stalks. At maliit na halaman lang yan. Hindi siya katulad ng corn na halos tumataas ng lagpas isang metro. And also, ang isang corn will grow its fruits, mga isa, dalawa, sa long stalk na ito. But sa teosinte, they can grow smaller fruits dito sa mga gilid-gilid na ito. Marami sa mamunga, kaya lang ganito lang kaliliit yan. Maliliit yung mga bunga. And normally, they are very hard to eat. Matigas yung balat niya. Unlike yung corn natin na meron tayo ngayon, medyo malambot yan yung skin niya. Okay? So, sino yung nag-propose ng idea na nagsimula daw ang corn sa teosinte? It was George Beadle. So, George Beadle pointed out in his teosinte hypothesis that the teosinte became a useful food source for ancient people brought by several mutations that improve its usefulness. So, eventually,
Noon na kinakain talaga ng tao yung teosinte, no doubt. Kaya lang, eventually, through thousands and hundreds of plant breeding processes, hybrids and crossing, ganyan-ganyan, nagsimula na ma-develop yung modern corn na meron tayo. Sinasabi ni George Beadle na yung pagkakaiba lamang ng ating modern corn sa teosinte was only 4 to 5 genes lamang. Ganun lang kaliit yung pagkakaiba ng modern corn sa teosinte. I think it's more related on the thickness of the kernel, yung balat ng buto niya, and also yung size. Basta ganun, nasa 4 to 5 genes lang yung sinasabi na mutations na nagpaiba sa modern corn at teosinte. So, George Beadle's work is very monumental kasi nga naisip niya na talagang may mga wild crops tayo or may mga wild relatives yung ating mga modern crops. So next, we have rice. Alam naman natin na sa ating continent, sa Asia, we all know that rice is considered as the staple food or staple food crop sa karamihan ng mga East and Southeast Asian countries. So we have Philippines, Japan, and China. Can you give another other countries that belongs to these East and Southeast Asian countries? So just use the comment section, pakitay po dyan yung mga bansa na sa tingin nyo ay kabilang sa East and Southeast Asia, East Asian countries. So yan, I give you 10 seconds for that one. So just use the comment section for your answer. Ayan. So again, we have major countries like Philippines, Japan, and China, and we know that we eat rice at all times of the day, kahit merienda pa yan, 'di ba? May mga merienda items tayo na nagawa sa kanin, mga chicheria na nagawa sa kanin, yung mga rice flours, yung mga ganyan, they are all made out of rice. So yung mga bansa like Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, those countries we have the rice as staple food crops. So currently there are two species of cultivated rice. We have Oryza sativa o yung ito yung mas common na alam natin and Oryza glabrima. Yung kung di ko nagkakamali, yung Oryza glabrima is African species while Oryza sativa is Asian species. Sinasabi natin na yung Oryza sativa accounts to almost majority of world's rice production. So, karamihan ng mga bigas o mga palay na kinakain natin ngayon will always go back to this Oryza sativa species. Ganyan kadami. O ganyan, ia-attribute natin sa halaman na ito yung karamihan ng rice production sa buong mundo. This plant is said to be domesticated from a perennial and predominantly outcrossing wild grass, Oryza rufifogon. Pag sinabi nating perennial, these are plants that can grow for several seasons. Kasi yung rice natin, di ba, for one season, magdadahon siya, magbubusin ng mga stems, mamumulaklak, magbubunga din, mamamatay na. Yun yung rice natin, yung modern rice na meron tayo. Yung mga perennials like Oryza rufifogon, for example, nagdahon siya this season, nagdahon lang siya, puro dahon lang siya, next season, mamumulaklak, magbubunga, then hindi siya mamamatay. Sa next season, magdadahon ulit siya. So, mahaba ang buhay nitong Oryza rufifogon. Okay? Aside from that one, yung pinagkaiba ng Oryza sativa sa Oryza rufifogon is yung tinatawag nating non-shattering trait. Ano yung non-shattering trait? Pag sinabi nating seed shattering, it is the dispersal of seed when ripe. So, in short, kapag daw shattering or seed shattering yung isang uri ng halaman, kapag nahinug na yung bunga niya, malalaglag yung bunga niya. So that's a problem. Kasi maliliit yung butil ng bigas. Kung nahihinug na yung mga bunga ng palay natin at nalalaglag siya sa lupa, eh paano natin aanihin yung palay na yan? So problema pa yan. Pero dahil nga nagkaroon ng mga changes or sabi natin mga mutation sa genes ng ating modern rice, naging non-shattering seed trait na siya. Ano yung sinunod ng non-shattering? Kahit mahinog na yung bunga ng palay na yan, kahit alug-alugin mo yung uhay ng palay na yan, hindi malalaglag yung bunga niya, which is a good thing kasi mas madali na siyang anihin. So yung idea na yan na nagkaroon ng changes or mutation sa shattering trait ng ating Oryza sativa sets it apart sa original wild relative niya na rupifogon. So
Yun, sabi dito, it Oryza sativa seeds remains intact with its panicle. Yung panicle, yan yung pinagdudugtungan ng bunga ng ating. So, ito yung panicle, yan. Yun yung pinagdudugtungan ng ating mga bunga o yung mga buto ng palay na yan. So, this trait makes Oryza sativa advantageous over shattering plants that lost majority of its seed during harvesting. So, hindi na mahihirapan tayo magpupulot ng mga buto sa lupa kasi hindi na siya nalalaglag. So, that's a good thing. That's actually one of the major things that sets apart yung ating sativa versus rupifogon. So, aside from that one, careful selection of wild rice species with desired traits lead to the domestication of cultivated rice that we have right now. So, very careful, very meticulous yung pagpili natin ng mga wild rice species. Cultivars are also developed by crossbreeding. So, pinagsasama natin yung mga traits ng different plant varieties to form a plant, to form a rice na may desired traits. Mayroon na tayong mga na-develop na mga palay varieties na drought tolerant, hindi tinatabla ng init or tag-init. Pest resistant, ibig sabihin hindi na siya masyadong tinatamaan ng peste or kinakain ng peste. And one of the things here, flood tolerant rice varieties. Ibig sabihin, sir, di ba lagi naman nakalubog ang palay pag tinatanim? Yes, that's true. Pero pag sinabi nating flood tolerant rice varieties, kahit bumaha yung palayan, as in lumubog yung halaman sa tubig baha, after humupa yung tubig na yan, mabubuhay pa rin yung halaman. So imagine that one. So that's very helpful sa ating bansa, lalong alam naman natin na dinadaanan lagi tayo ng mga bagyo at may tendency na malubog talaga yung mga palayan na yan sa tubig baha. So yung mga varieties na, or rather yung mga characteristics na yan, can actually help us to have food security, especially rice ang ating staple food crop. So next naman, we have wheat or trigo. Actually, ang trigo ang is dapat ito yung inuuna ko kanina because trigo or wheat is one of the first domesticated plants that we have. So it was first domesticated 12,000 years ago. Imagine that one. It's even older sa rice at sa corn. From its still living plant ancestor. So we have here ang pinagmula ng ating trigo o ng wheat or ng bread wheat ay dalawang lugar. We have the Levant or the Eastern Mediterranean region, and the Göbekli Tepe sa Turkey. So, dyan nagsimula yung ating mga wheats. Actually, itong emmer wheat at einkorn wheat, sorry, hindi ko na ayos yung scientific name ito, so lagyan ko na lang underline muna for the meantime. So, yung einkorn at saka yung emmer wheat ay still living. Buhay pa rin siya ngayon. Tinatanim pa rin siya ng mga tao ngayon, itong emmer at einkorn wheat. Kaya lang syempre, dahil nga nagkaroon na tayo ng domesticated version, which is the Triticum estivum, yan yung mga tinatanim na natin ngayon. So, just like rice, just like the cultivated rice, the good thing about this modern wheat na meron tayo ngayon is also non-shattering. Hindi nalalaglag yung bunga kapag naihinog na ito sa tangkay nito. So, mas madali itong anihin. So, napakaliit. Actually, sinasabi pa ng mga geneticists, ng mga plant scientists natin na itong change na ito, itong mutation ng wheat na ito, revolutionized how we eat, kung paano tayo kumakain. Kasi dyan nagsimula yung pag-develop ng kanin, ng tinapay, ng alak, ng mga ganyan, yung mga items na yan, those types of breads, those types of wine, alcoholic beverages, which actually very old. Lumang-luma na yung mga pagkain na yan. So, yung napaka-simpleng mutation na yan is a very revolutionary mutation, kumbaga. Aside from that one, modern wheat has larger seeds with hulls compared to its wheat ancestors. So, yung bunga ng bread wheat natin ay may balot, which actually protects it from the environment. And the good thing is, mas malaki yung mga bunga nito kumpara sa emmer. Itong emmer, ito po yun. This is your emmer wheat and the einkorn wheat. Pero tandaan po natin na ang einkorn at emmer is actually present pa rin siya ngayon. Buhay pa rin niya at itinatanim pa rin sila ngayon. So the modern wheat that we have right now is a product of thousands of years of hybridization, allopolyploidization, ang haba, di ba? Ulitin natin, allopolyploidization and domestication. Pag sinabi nating allopolyploidy, it occurs when two different species crossbreeds
producing an aliploliploid offspring that contains the genetic makeup of two different species. So, this is a type of polyploid, di ba? Na-discuss natin na yung pag nag-cross yung dalawang parents, we're going to produce a hybrid. That's true. Pwede tayo makapag-produce ng polyploid wherein may two sets of chromosomes or more than two sets of chromosomes siya. Pero pag sinabi nating allopolyploid offspring, these are types of offspring na kung saan pinagsama na natin or there's the presence of at least genetic makeup of two different species. So this is a diagram showing you how we derive or how we have now the Triticum estibum or the modern wheat that we have. So we have the Einkorn wheat and Triticum CRCI. Then we just cross it for producing Triticum turgidum. Then we cross it again to Triticum tauciae. And then we have the emmer wheat. Then cross it again. And we now have the Triticum estibum. We're not going to go into details here. Just remember na yung ating modern wheat, it contains a genetic makeup of at least two different species of wild relatives ng ating wheat. Next naman, ito, I think they're very familiar with this one. Alam ko, inaayawan nyo ito. Sa totoo lang kasi sa yung ibang kids, they will tell na mapait yung mga gulay na ito. At ito yung mga unang iniiwasan natin nung maliliit tayo. Pero, this Brassicaceae family is a large family of flowering plants kung saan kabilang ang mga cabbage, mustard, broccoli, cauliflower, and radish. So, one notable genus from this family is the genus Brassica. Do you believe that this set of plants na nakikita nyo sa ating picture ngayon, they have the same scientific name, Brassica oleracea? They are just different because of the variety. Nagkaiba-iba lang sila sa variety, but they basically have the same scientific name, Brassica oleracea. Many species in this genus are said to have a distinct revolutionary relationship brought by crossbreeding and again the term allopolyploidy. So we have here, ito yung sinasabi nating Pechay Bagyo, we have the Pak Choi. This is the turnip, hindi ito yung singkamas ha. Iba yung singkamas na tinutukoy natin dito. We have Mizuna, common ito sa Japan. We have here, this is rapeseed. I think this is dito kinuha yung canola oil, kung hindi ko nagkakamali. We have here, ito, familiar kayo dito. We have here your cabbage, the broccoli, cauliflower, and Brussels sprouts. So this, they have the same scientific name, Brassica oleracea. So ang tanong din is paano? Paano nangyari, sir, na may isa lang silang scientific name? Di ba alam natin, pag mayroon silang isang scientific name, they belong to the same species. Yun nga lang, nagkaroon ng selective breeding. Pinipili nila yung mga halaman na tumutubo sa taniman nila depending on its desired traits. For example, yung cabbage, malaki yung terminal buds niya. So yun ang isa-select natin, yung terminal buds na yun. Ipipiliin nila, magtatanim sila ng mga halaman na may malalaking ganun. Eventually, they will develop this cabbage na yan. So, let's see another one. In 1935, so this is a very rare case sa discussion at sa biotech kasi we have a Japanese-Korean or rather Korean-Japanese botanist named Woo Jung-chun. Yan, sa mga mahilig sa K-pop. So, may naiambag po ang ating Korean scientist sa pagdevelop ng Brassica. So, Woo Jung-chun or the Japanese name is Nagahara Yu proposed a theory now known as Triangle of Yu. So, yun yung tawag sa kanyang theory, Triangle of Yu. So, ano naman itong ginawa ni Woo Jung-chun na ito? So, Triangle of Yu explains that the three common tetraploid vegetable and oilseed crops of Brassica species are produced from the combination of genomes from three ancestral diploid Brassica species. So, yung nasa corner or nasa apex ng ating triangle, we have the Brassica nigra, Brassica campestris, and Brassica oleracea kung saan na-discuss natin kanina kung saan nagsimula yung mga species ng cabbages, ng ating broccoli, like that. They are just crossbred, nag-crossbred lang sila to form new species within this same genus. So for example, the black mustard has 16 chromosomes, Brassica oleracea has 18. Crossing them produce Brassica carinata, which is just a
polyploid species, pinagsama lang natin literal yung chromosomes or ng genetic makeup ng Brassica nigra at ng Oleracea. So 16 plus 18, we have 34. Another one, campestris or Brassica campestris and Brassica nigra, they're just crossbred, and we have Brassica junsea. Ito yung mustasa na kinakain natin ngayon. So dito nagsimula sila. So 16 plus 20, ayan, so 16 plus 20, you have 36. And lastly, we have the rapeseed kung saan nagsimula yung oil crops natin ngayon. This is just a cross between Oleracea and campestris. So this is the triangle of Yu, or proposed by Wu Jiangchun or Nagahara Yu. So again na itong Brassica Oleracea was developed or nagkaroon siya ng multiple varieties or subspecies because of selective breeding, just like this one. Another notable species of this family, Brassica Oleracea or wild mustard plant, different desirable traits of this species were artificially selected producing the vegetables that we have right now. For example, from this wild mustard, pinili natin yung mga wild mustard na may magandang flower buds, and eventually na-develop natin si broccoli. Nag-select tayo ng terminal bud, so we have now the cabbage. Yung terminal bud, yan yung usbong sa tuktok ng halaman. Selection for roots, so we now have the turnips. Selection for stem, we have the kohlrabi na common sa Middle Eastern cuisine. The cauliflower, which is the selection for flower buds. And selections for leaves, we have kale. So ganyan po yung nangyari sa ating Brassica Oleracea. And I think this is the last part ng ating part 1. Now, the last plant that we are going to discuss is potato and tomato. And they belong to the same family, Solanaceae, or the nightshade family. Sa totoo lang, yung karamihan ng mga halaman na kabilang sa Solanaceae family, they are toxic. They contain toxic compounds na delikado sa mga hayop at sa tao. Pero luckily, dahil nga sa mga breeding processes, sa mga ganyan, we now develop this very harmless crops that we have. So if you're familiar, yung ating tobacco is actually belongs to the same family. Yung nicotine is one of the substance na binabanggit ko. Actually sa potato, the only edible part ng potato is itong tubers niya, yung kinakain nating patatas. The rest are deadly. The rest are poisonous na sa atin. Bitter tasting yung ibang parts ng potato. So, simulan natin sa tomato sa kamatis. So, the probable site of domestication of the tomato or Solanum lycopersicum is at Mexico, while Peru is the center of diversity for wild relatives. So, sinasabi na dito nagsimula sa Peru ang tomato, mas na-domesticate lang siya sa Mexico. Kaya mapapansin nyo sa Mexican cuisine, karamihan ng mga pagkain doon will contain tomato or Solanum lycopersicum. Solanum lycopersicum serraciforme is presumed to be the ancestor of modern tomato that we have. Actually, ito yung mga cherry tomatoes. So, dyan nagsimula yung ating modern tomato. So, the tomato domestication process is focused on fruit size. Mas malaking bunga, mas magandang hugis, fruit shape. The seed size, pwedeng mas kaunting seeds or mas visible yung mga si mas hardy, and even weight. Kaya napansin nyo yung mga kamatis, lalo sa ibang bansa na itinatanim, medyo malalaki yung mga kamatis na yan. And that is just a product of tomato domestication processes. And even the color, actually sa color ng tomato nga, hindi lang lagi siyang pula or orange. Meron na tayong mga tomato na kulay violet, bluish, hindi lang yellow, orange, yung mga ganyang kulay. Those are just products of this domestication processes. Pero sa Pilipinas, ang common lang sa atin is yung tomato, yung medyo oblong shape na tomato and slightly orange ang kulay. Tomato was brought to Europe around 16th century. And during this time, hindi siya pinansin ng mga Europeans kasi they thought na itong kamatis na ito is deadly. Hindi nila pinansin. So, and by the end of 19th century, numerous cultivars, imagine, ganong katagal ang itinagal pa ng tomato bago siya na-discover as a staple food crop para sa mga areas na yan. And were developed through traditional and modern plant breeding.
tomato cultivars become available in different colors and for different purposes. Meron tayong mga cooking tomatoes. Meron tayong mga tomatoes na ginagamit sa sauce. May tomatoes tayo na ginagamit sa salad. May tomatoes tayo na pwedeng i-grill, ihawin, mga ganyan. So, iba't ibang klaseng tomatoes. But sabi ko nga, during this time, tomatoes were thought to be toxic or poisonous. Kaya hindi siya kinakain ng mga sinaunang mga Europeans during the 16th century. It was later on those different centuries past, saka lang nila na-realize na pwedeng kainin yung tomato na yan. And lastly, here we have now the potato or patatas. So, potatoes are the second widest used staple crop in the world after wheat. So, recent studies show that potato was first domesticated in areas like Lake Titicaca sa pagitan ng countries ng Peru at ng Bolivia. So, sa paligid ng lake na yan, dyan sila nagsimula magtanim ng potatoes. It's 10,000 years ago between the borders of Peru and Bolivia. Okay? So, sa potatoes na yan, napakaraming uri. Meron din ako share na video showing you how we domesticate potatoes. Ano nga ba yung mga naging proseso para ma-domesticate yung potatoes na yan? Potato cultivation kicked off due to its high value as food and as cash crop. Pag sinabing food crop, kinakain natin. Pag sinasabing cash crop, may di siyang pagkakitaan. The potatoes reached Mexico at around 3,000 to 2,000 BC and in Europe and North America only at 16th and 17th century. So medyo late na tayo nakakain ng French fries at ng mga products na gawa ng mga mashed potato, ng mga ganyan, ng mga hash browns, so mga ganyan. So medyo late na natin na-realize or late na natin na-domesticate sa mga areas like Europe, Asia, and even America, North America, yung patatas. The most common potato species, Solanum tuberosum, is of Chilean origin. So sa South America rin ito. It was introduced in Europe in mid-1800s when the original S. andigenum from Andes Mountain was almost wiped out by a fungus called Phytophthora infestans. Now, this is actually a very historical event kasi nung nagkaroon ng sa Europe, naging very common yung pagkain ng potato. Actually, naging talagang staple crop or staple food ng mga Europeans yung potato, specifically sa United Kingdom and Ireland. Unfortunately, dahil nga mass production ang nangyari sa mga potatoes, naging prone ito sa infestation ng isang uri ng fungi na tinatawag nating Phytophthora infestans or potato blight. Kung saan nasisira yung mga dahon, ayan shown here, nabubulok yung mga bunga kahit hindi pa inaani. So, dahil nga yan ang kinakain ng mga tao sa Europe, nagkaroon ng malawakang tagutom na kung saan karamihan ng mga ng mga British and even Irish ay ng ibang bansa. Nag-migrate sila papuntang Amerika. And that's the reason why nagkaroon tayo ng tinatawag na Great Irish and Great English Migration na kung saan karamihan ng mga tao sa New York, New Jersey, sa mga New England areas ng Amerika ay common yung mga Irish and British descent. Kasi nag-migrate lang sila dahil naubusan na lang pagkain sa area nila. So, just to avoid this famine, itong taggutom na ito, they just migrated from Europe to America. So, before I end this discussion, let's review. Ang gagawin lang natin dito is you're just going to identify the crop kung saan isinagawa itong mga breeding processes na ito. For example, artificial selection for desirable traits. Is it done to cabbage, corn, or rice? Again, artificial selection for desirable traits. Is it done with cabbage, corn, or rice? So 5 seconds starts now. 5, 4, 3, 2, 1. And the answer is cabbage. Diba, pinili natin sila for specific parts ng halaman. Next, plant hybridization of wild type and cultivar. Pinag-crossbreed daw natin yung wild type at ng isang cultivar. Is it done with cabbage, corn, or rice? 5, 4, 3, 2, 1. And the answer is corn. Diba, Teosinte at yung modern corn cultivar natin, pinag-crossbreed nila. And now we have your modern corn.
Next, series of hybridization, allopolyploidization, and domestication. Is it done with wheat, potato, or tomato? Again, series of hybridization, allopolyploidization, and domestication. Is it done with wheat, potato, or tomato? 5, 4, 3, 2, 1, and the answer is wheat. Diba nagsimula siya sa einkorn emmer wheat, nagkaroon ng several mutations, crossbreeding, ayun, allopolyploidization, and then we have now the modern wheat. And I think this is the last, artificial selection for non-shattering seed trait. Actually, pwedeng dalawa sagot dito. Artificial selection for non-shattering seed trait. There's a two possible answers. There are two possible answer for this one. Is it wheat, rice, or corn? So 5, 4, 3, 2, and 1. And the answer is rice. And the other answer is wheat. Yung wheat at rice ay na-develop due to the artificial selection and mutation for non-shattering seed trait. And lastly, plant hybridization to produce high nutrient value crop. Plant hybridization to produce high nutrient value crop. Is it done with potato, rice, or tomato? 5, 4, 3, 2, 1. And the answer is potato. So that ends our discussion for this day. So I will now stop sharing the presentation, and I will go back to the platform. So this is the end of part one ng lesson number one natin. So I will just keep you posted with the part two ng ating lesson one for fourth grading period natin. So this ends our discussion for this morning. So again, thank you and goodbye.